Ngayon, ano nga bang mahalaga? Yung karunungan na inihalintulad sa mga salita ng Diyos na sinabi sa ikalawang pagbasa na mabisa ang salita ng Diyos. Ito'y buhay. Tulad ito ng tabak o patalim na magkabila ang talim, no? Na kayang humiwa kahit ng pinakakaibuturan ng ating laman at buto, ano? Ang ating pangkaloob-looban at ito tumatagos sa kaibuturan ng ating pagkatao at walang makapagtatago sa Diyos, kumbaga, ang lahat ay mahahayag. Kaya, mahalaga para sa atin na maging marunong tayo, lalo na sa salita ng Diyos, no? Sapagkat yun ay mabisa, buhay at mabisa. Kaya nga, yun ang binigyan diin dun sa ikalawang pagbasa, no? Na lahat ng bagay, kung ito'y nakabatay sa salita ng Diyos, ay magbibigay sa atin ng buhay, maghahatid sa atin sa kaligtasan. Kaya nga, ito'y magandang paalala sa atin, no? Na hindi lamang hangarin ang kayamanan sa mundong ito, no? Ang kayamanan ay hindi lamang yung mga material na bagay, no? Maring kayamanan, maring mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos, no? Mga material na bagay ang una. Pangalawa, siguro, yun ding ating attachment sa mga tao na hindi natin maiwanan. Hindi tayo makamove on, no? O maaaring mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin basta matalikuran na siyang nagiging balaki upang hangarin natin at gawin o isabuhay ang aral ng Diyos o aral ni Kristo. Kaya nga, gaya ng sinabi ni San Ignacio sa kanyang spiritual exercises, no? Yung inordinate attachment, ang kayamanan sa sarili niya, hindi naman masama kasi bahagi din yon ng nilikha ng Diyos. Yung inordinate attachment, yung labis na pagkaapit natin sa kayamanan, nanupat halos sambahin natin bilang Diyos ang kayamanan. Lalo pat parang yun na lang ang mahalaga, pinakamahalaga sa atin. Yun ang nais na bigyang diin sa ebanghelyo natin. Yung labis na paghahangad ng kayamanan. Lalo pat kahit matungtungan ko, matapakan ko ang ibang tao, basta ako'y magkamit ng kayamanan. Kaya nga malaking hamon ito sa lahat, lalo na yung nangangarap na maglingkod sa bayan o nangangako na maglingkod sa bayan. Sana nga paglilingkod sa bayan ang kanilang hangarin at gawin at hindi lamang magpakayaman, hindi lamang maging makapangyarihan o maging tanyag, kundi yung laan na maglilingkod ng tapat sa kapakinabangan, pag-unlad ng sambayanan. Dito makikita ang wagas na layunin ng mga nag-aspirante o mga kandidato kaya. Kaya ito rin sana maging basihan ng ating pagpili, ano, sa iboboto pagdating ng halalan. Hindi ang kayamanan ang lamang ang hangarin o kapangyarihang kaya, kundi ang tapat at wagas na paglilingkod. Nakita natin ang mga halimbawa ni Saint Francis, halimbawa, na tinalikuran niya ang kayamanan at inilaan ang kanyang buhay sa payak na pamumuhay. Ano? Kaya nga sumikat si San Francisco ng Assisi dahil doon. Tinalikuran niya ang kayamanan at inilaan ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon, sa paglilingkod at pakikipag-ugnay sa malikha ng Diyos. Ano? Kaya siya sumikat doon. At sana ganun din ang ating mga hangarin. Hindi lamang magkaroon tayo ng labis na pagnanasa o pag-aasam ng kayamanan, kundi anumang meron tayong tinatamasa na mula sa Diyos, magamit natin, maibahagi natin sa ating kapwa, sa mga katutubo, sa mga dukha, ano, upang umunlad ang kalagayan o katayuan ng mga ito, at sila rin ay magkaroon ng dignidad, karangalan,
bilang mga kapantay nating mga tao. At mahalaga, siyempre, ang karunungan, lalo na sa salita ng Diyos, na pinahayag ang kadakilaan ng pag-ibig o pagmamalasakit sa kapwa-tao. Ito sana'y maging hamon, hindi lamang sa mga kandidato, kundi sa atin din, ang mga mananampalataya, na sa pagsunod natin sa salita ng Diyos o sa kalooban ng Diyos, hangarin natin ang makabubuti sa bawat isa, sa makabubuti sa bawat tao. Tayo matutong magbahagi ng anumang meron tayo. Wika ang sabihan, walang napakahirap na hindi maaring makatulong o makapaglingkod sa kanyang kapwa. At wala rin namang napakayaman na hindi nangailangan ng tulong ng mga maliliit na tao. Kaya ipagdasal natin ang bawat isa. Sana huwag tayong magkaroon ng labis na paghahangad sa kayamanan, kundi gamitin natin ang lahat ng ito na kaloob sa atin ng Diyos para sa ikabubuti ng bawat isa ng ating pamayanan, ng ating buong sambayanan. Amen.